Hello everybody! Welcome to my YouTube channel. I am Prof. Bunny. Ang today's topic na yun is the part 5 ng ating tutorial about the C++ programming. So today, ang pag-uusapan natin yung tinatawag natin na C++ operators. Pero bago lahat, nais ko muna magpapasalamat sa lahat ng mga viewers, sa mga nag-likes and shares, and most of all, sa mga nag-subscribe, no? Dahil kung hindi dahil sa inyo, eh, hindi naging success yung ating YouTube channel. So, alam niyo naman, this channel was created during the time of pandemic at ito'y para sa lahat. Okay? So, shoutout ko lahat ng student ng Systems Plus Computer College and maraming salamat. Okay? So, let's get started. Okay, so let's start with our part 5 ng ating online tutorial regarding dito sa C++. Okay, so dito pag-usapan natin yung tinatawag natin na C++ operator. Okay, so ngayon, pag sinabi natin operators, ito'y ginagamit to perform operations on variables and values. So, today, yung paano pa tayo mag-ano yung natawag nating addition, no? For example, int x is equals to 100 plus 50 followed by the semicolon. So, ibig sabihin makapag-addition na tayo. Okay, so let's start with our programs. So, halimbawa, mag-declare tayo na int. Okay, so int sum, lagyan natin siya na 1. Okay, so lagyan natin siya ng value na halimbawa 250. Okay, so plus 250. Okay, followed by the semicolon. Okay, so kung maglalagay din ng comment, so ano magiging output ng sum 1 natin? So, ibig sabihin, 250 plus 250, it will be 500. Okay? So, ibig sabihin yan, 250, okay, so plus 250, no? And that will make total of 500. Okay. This sa int na sum 2, so maglalagay tayo ulit ng value na, let's take for example 125. Okay, so kung lalagay natin ngayon ano, int sum 2, lalagay natin ng sum 1, yung sum ng 1 plus lagyan natin is 500 followed by the semicolon. Okay, so paano magiging output? Ibig sabihin yung sum ng 1 is 500 plus 500, yung total niya is 1,000. Okay, so i-break down natin. Yung sum 1 is 500, then plus sum 2 which is the 500 and the total of 1,000. Okay. Then dito sa int, okay, sum 3. Okay, so equals, talaga natin yung equals, total ng sum 2 plus sum 2 followed by the semicolon. Okay, so bisipin niya na itong total natin yung sum 2. Okay, kung yung sum 2 natin is 1,000 and another 1,000, yung matotal niya is 2,000. Okay, so ibig sabihin niyan, yung sum 2 natin is 1,000. Okay, so plus 1,000. Okay, so bakit 100? Plus 1,000. Okay, so make a total of 2,000. Alright, so ngayon, mag-create na tayo ng cout, no? So cout, double greater than, so lagyan natin yung sum 1, greater than, then double quote, no? So lagyan natin siya double. Maglalagay tayo ng backslash n, no, para makapag-create tayo ng
tinatawag natin na another line or new line. So, okay? So, ito, ano naman, no? To make it short naman, pwede natin kopyahin. So, enter mo na siya. Then, control V. So, yung ilalagay natin dyan is sum 2. Okay, then again, sa number, yung sum 3, no, C out. Okay, so, lagay tayo ng double, smaller than, then sum 3 followed by the semicolon. Okay? So, ito dapat yung makikita natin, no, sa tinatawag natin magiging out natin. Okay, so, gagawin natin yan, execute, compile, okay, then, yes, sabi na tayong 500, 1,000, and 2,000. Okay, so, ibig sabihin yan, meron tayong 500, 1,000, and 2,000. So, ito yung maging output na ano natin, si out ng sum 1 is 500, si out is 1,000, and si out ng sum 3 is 1,000. So, okay? So, ganun lang, simple as that, ang tinatawag natin na C++ operator. Okay? So, thank you for watching. Enjoy lang. Paki-like and share. And most of all, paki-subscribe para updated tayo sa ating mga pinopost online. Okay? So, that's all. And see you on the next tutorial. So, bye-bye.